Ngayon ngang medyo lumalabo ang pag-uusap nga ng Lakers pati na rin ng Brooklyn Nets about sa trade kay Kyrie Irving. Ito nga si Rob Pelinka mga idol ay pumunta na nga sa kanyang plan B in case lang na hindi nga talaga nila makuha itong si Kyrie Irving. Ayon nga kay Adrian Wojnarowski, kinausap nga daw ng Lakers mga idol ang Rockets patungkol kay Eric Gordon. Ang Pacers naman ng mga idol kinausap nila patungkol kay Buddy Hield. At yan nga mga idol of course ay move ng Lakers para nga matrade itong si Westbrook. At yan nga mga idol ay matalinong move para kay Rob Pelinka. Ayaw niya ngang masiro dito sa free agency. Yes, focus nga nila mga idol itong si Kyrie Irving. Dahil sino ba naman ang ayaw mag-focus kay Kyrie Irving kapag meron niya silang chance na makuha siya? Pero at the other hand mga idol ay nagpe-prepare pa rin si Pelinka at the worst case scenario kapag hindi nga talaga binigay sa kanila ng team ng Brooklyn Nets itong si Kyrie. Kaya naman dapat matuwa ang maraming Lakers fans mga idol, nagiging matalino na nga itong si Rob Pelinka sa kanyang mga moves this offseason matapos nga ng mga hindi niya magandang galaw nung nakaraang free agency. Mas cautious na nga siya mga idol at talagang parang kinakalkula niya nga ang kanyang every move. Pero anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa mga galaw ni Rob Pelinka ngayong free agency? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. Next, balita naman tayo mga idol, napakaswerte nga ni Caleb Martin sa team ng Miami Heat. Siya kasi mga idol ay nag-average lamang ng 9.2 points per game, 3.8 rebounds at 1.1 assists. Pero binigyan nga siya ng 3-year, 20 plus million deal na itong team ng Miami. At mga idol, hindi nga dahil sa opensa neto ni Caleb Martin kaya siya binigyan ng kontrata ng Heat. Ang reason nga nila ay dahil sa kanyang depensa mga idol. Parang mala Patrick Beverly kasi ito kung maglaro. Talagang intense, very energetic at ibibigay ang lahat ang kanyang 101% pagdating sa defense. At nagustuhan nga yun ng Miami Heat kaya gusto pa siyang kunin for another 3 years. At dahil din kasi mga idol, very solid nga siya sa kanyang mga 3-pointer. 41% lang naman yan. Ito namang si Kevin Durant mga idol ay natuwa dito nga sa rookie na si Chet Holmgren. Sabi niya ay I see you cooking, mukhang ang napanood ni KD ang performance neto ni Chet. First day on the job was a success nga daw at gusto niya nga daw yung suot na sapatos neto ni Chet Holmgren, which is KD15 mga idol, signature shoe ni KD. Mukhang ang na-impress itong si Durant mga idol sa naging performance netong rookie to at sa kanyang naging confidence. Tapos dagdagan pa nga yan ang similarity niya kay KD pagdating nga sa kanyang numero. Nasuod niya pa yung kanyang sapatos, naglalaro pa nga rin siya sa OKC Thunder. Kaya mga idol, hindi na rin maiiwasan ni Kevin Durant na makita nga ito at purihin niya itong batang player na ito. Samantalang si Jaylen Brown mga idol, balik na rin sa pag-iinsayo after ng pagkatalo nila sa NBA Finals. Nagwe-workout nga siya mga idol kasama itong si Tracy McGrady. Mukhang ang nag-a-add ng skills itong si JB mga idol mula nga dito kay T-Mac. Panorin natin ito mga idol. At yan ang nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong pananood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!